Guys, may naisip akong technique para lumakas ang tindahan ko. Kasi bago na yung tindahan ko eh. Konti lang customer. Technique number one, ito. Stop muna. Ito ang asin. Medyo yung kalahati, gawin mo siyang ano lang 4 grams at binta mo siya ng 4 pesos. Yun, yung 4 pesos na yun, marami nang bibili ng asin niya. Kasi sa iba, 5 piso yun. Bali, ang 1 kilo, mapagawa mo siya ng 3 ganitong tigpo 4 pesos. Kasi pwede mo ibenta ng 10 piso ang 1 kilo. Pero sa ginawa ko 3 yung 1 kilo. Maging 12, pero makadiscount ka ng makadiscount sila ng ano kung piso kung sa tig lamang piso at bibenta ko ng 4 pesos. O diba nakuha nyo? Yung 10 piso, kung ititing ko sa tig lamang piso, dalawa lang. Ngayon, kung gagawin mong 3 piraso sa hati, sa hatiin mong 1 kilo, sa 3 pirasong tig ganito, gawin mo siyang 4 pesos, may tubo ka pang 2. 2 at mabibili ito agad-agad. Kasi gusto nila, mas mura ng piso. Number 2. Wait. Number 2, eto, tig 5 piso to, walang mong nagbibenta ng last na sa tingi. Ako ginagawa ko dahil isang itlog ang binibili. Alang, ganito kadami mantika ang bibili nila, diba? Over sa mantika ang isang itlog kung gulutay nila. Ginawa ko, hinati ko, at ginawa kong 3 piso. Ngayon, maraming bibili mga kapitbahay. Number 3, eto, pansit ka dun sa iba, pinibenta ang lahat ng 18. Nagawa ko lang 15 na yung tubo sa tingi. Last, ito. Suka ng nyog. Bumili ako ng 1 galon at ito yung mga bote sa pinag-inuman ng mga kapitbahay. Kinuwala ng mga kids, mga anak. Tapos, sinuhulan ko lang sila. Ngayon, takip binili ko. Mas benta ko ng 12. Mas maganda yung native. Mas masarap. Mas malasa. Bye!